How are you feeling? Of course, ito na po yun, ipalalabas na on March 27. Sobrang excited kami. Kasi nga, it's a new kind of horror film. It's something that you've never seen before. And it's the first horror role for Bea. And it's Ma'am Char's comeback sa horror genre. So, exciting. We can't wait to see your reactions. We promise you a good screen. Wow. Wow. Exciting po. Napanood niyo ba yung trailer? Excited. Na trailer pa lang, hindi ba nakaka-excite na? Plus, matagal ko nang gustong sabihin itong singretong ito, Iri. Kaya gusto ko na talaga mapalabas siya sa March 27 for everyone to enjoy. Ano po yung challenges of doing a horror movie like this? Siyempre, hindi lang siya simpleng horror movie. Meron rin kaming international partners dito. It's a new kind of film for Star Cinema. Gusto namin yung local audience mag-enjoy, but at the same time, meron siyang capability nga na proud tayo na mapalabas rin siya abroad. So, ito yung type of parang flavor of a horror film na talagang matatakot kayo. Talagang meant siya to be more universal. Kasi nga, ang horror, ang fear, hindi na kailangan ng translation. Universal yun. What was the reception ng maipalabas ito sa Singapore? Because of our screening doon, ang daming bumili ng Iri, and yun yung exciting rin sa kanya. It was picked up internationally. I think it's the first Star Cinema movie na regional release siya. So pagka-screen sa Philippines, masi-screenin siya in several territories across Asia. And I think it will open simultaneously here in the Philippines, Brunei, Malaysia, and Singapore. How does it feel working with Ms. Chan? It's a dream come true. Finally, nagtatotoo na yung pangarap ko makatrabaho si Ma'am Char. Hindi ko akalain na mangyayari pa. Ma'am Char, kayo po? Ano naman po feeling working with Bea? Ay, naku, talagang nakita ko itong nagdalaga. Talagang excited ako nung sinabi na si Bea ang makakasama ko. Chara, nandun po ba kayo ng screening sa Singapore? Yes. I mean, how was yung reaction ng mga tao nung pinanood? Ay, naku, talagang ano po yung sumisigaw. Sumisigaw yung mga iba nga, yung mga babae na with their husbands or their partners, talagang nakayakap na sa kanilang mga asawa. Nakasubsub na sa kapchest. Maraming sumuport ng Filipinos nun, pero marami rin foreigners na nag-enjoy talaga dun sa pelikula. May Q&A kayo doon? Meron. Yes. What were the questions asked? Mostly about the movie, how it was made, and tungkol sa urban legends ng Pilipinas. Kaya sabi mo kaya ka hindi gumagawa ng movie kasi ng horror kasi dahil takot ka. Tapos experience mo yung takot during that times. Ano yung feeling mo that time? Paano natuloy yung fear ko? Paano natuloy yung eksena na kung saan parang ayaw mo na sabi mo ituloy pero tinuloy mo pa rin because of... You have to do what you have to do. Trabaho. Tinuloy ko syempre, kailangan ko maging professional about it, diba? Tinanggap ko yung pelikula, kailangan kong gawin yung mga kailangan gawin sa pelikula. And they were there naman, hindi naman... Nung sa kinwento ko kanina dun sa may pintuan, may pinapasok agad at siyang staff dun sa loob para may sasalubong sa akin kasi hindi ko kaya. May tagaon ng ilaw dun. After doing the movie, nakakatulog ka ba? I mean, hindi ka matatakot pa nag-iisa ka sa tulog. Sabi mo kasi kanina parang 1 month. Oo, hindi masyado. To tell you honestly, medyo... Kasi yung character ni Patricia, she's a very sad person. So mabigat yung character ko all throughout the movie. So nadadala mo yun paminsan-minsan, lalo na kapag everyday mo siyang ginagawa. So kadalasan umuwi ako sa bahay para makabitaw ako ng sandali. Kasi ang hirap na bit-bit mo siya buong time. Mahirap siyang gawin. Miss Caro, kayo po, meron bang nakita? Ay, ako naman ang nananakot dito. Tinakot ko si Bea dito. Bea, gagawa ka pa ng horror after the experience doing this? Kumbaga, meron pa bang, kumbaga, tuloy-tuloy na yung paggawa ng horror. Ako kasi hindi naman ako nagsasabi na ito yung next kong gagawin. Depende talaga sa material na nalalagpak sa mga kamay ko. Kung talagang nakikita ko yung sarili kong ginagawa tong isang magandang material na to. So, di ba, why not? Gagawin ko siya. Pero kung hindi ko pinaplano na yung mga next movies ko will be this and that. I'd like to be surprised all the time.
Directly kan masasabi mo na nalilinya ka sa horror ngayon? Kasi after this, meron ka pang gagawin na Black Zing, tama? Sa horror movie din, sa Star City. Ibang movie naman yun. Ang zombie naman kasi mas thriller, adventure, epic. Ito kasi mas, yun nga, traditional horror. I mean, in a way, ghost story pa rin siya. Diba? Andito mo yung mas primal na fears. So, it's a different movie. And for me, this is, you know, something really fresh. And even for a local horror film, marami kaming twists dito, marami kaming kinombine na elements na pag napanood nyo, magugulat talaga kayo. Anong na-interview kita doon? Anong nasabi mo na hindi ka ba ready na makipag-collaborate sa tatay mo? Bakit? Is that hindi, kasi siya naman, director din naman siya, although cinematographer. Siyempre, gusto niya, iba yung identity niya as a filmmaker, as an artist, iba rin ako as a storyteller. So parang, we just respect each other's crafts, diba? Iba yung films na ginagawa niya, iba yung films na ginagawa. Does it mean may artistic differences din kayo? Hindi naman. We respect each other and in fact, lagi nga kami nagdi-discuss about film. Very close ako sa dad ko, parang barkada ako lang. Missy Gerald kasi is proud na proud sa'yo kasi after aga muna kasi Miss Charo na ngayon yung katrabaho mo. Sabi niya parang yun ang dream niya rin mga makatrabaho. Oh. Ano yung mo na gano'n na proud na proud sa'yo si Gerald dahil aga na from Charo. Sabi nga ni Ma'am Charo, dapat lang. Nakagusto kong gayahin niya pagkakasabi, dapat lang. What can you say about Gerald? He just opened his new gym. Nako, talagang lahat ng oras niya ay binuhos niya dyan sa bagong business venture niya na yan. And sana magtagumpay kasi ako naniniwala rin ako dun sa advocacy niya na magkaroon ng magandang pangangatawan yung mga tao through his health and through his gym. Birthday niya na doon next week, is that right? Wala pa ka birthday niya. Any plans? Hindi ko pa, wala pang concrete plans. Hindi ko pa ma-share. Tsaka lang yung share ko. Bakit ko wala ka-share? Beya, marami. I-share mo ang happiness. Ayun. Beya, maraming natuwa at saka at the same time, nagulat nung nag-host mo sa social media yung revealing outfit mo na ano ka. Doesn't mean to say na, ano na, challenge and change is coming na talaga. Change is coming. Alam mo, nakakatawa kasi ginawang big deal ng mga tao yung simpleng post ko na yun. Nakakatuwa na yung mga reactions ay positibo. It's about body positivity. Hindi siya tungkol sa pagpapakita ng skin eh. It's about being comfortable in your own body and skin. And parang I also promote yung yun nga, body positivity and to do it right. Not to cut corners, so ayoko na gawing modelo yung katawan ko sa mga tao, sa mga kabataan na sinasabi na you have to starve yourself for ano. Gusto kong i-promote na kahit na anong shape, kahit na anong klase ng pangangatawan, you have to be proud of it. And sana hindi mag-spark ito na insecurity sa ibang mga tao. Pero signal... Kasi like ako, I suffered from that growing up. Before. Kasi I was tagged as fat. So, nag-suffer ako doon. Malaking ibinago nun sa personalidad ko. Kinwestiyon ko yung sarili ko kung maganda ba ako o hindi. So ngayon, parang it's time to give back. Ngayon na, I know better. Gusto ko maging ehemplo sa mga kabataan who's going through the same thing. Pero signal ba yun na ready ka na for more edge rules? Hindi. Ano yun? Start ito sa pagiging komportable ko sa sarili kong katawan. Na hindi ko siya... I'm an actress. It's my tool. At hindi ko gagawing ano yun, acting block. Dahil lang feeling ko yung insecurities ko. Diba? Ang magdidikta ko anong rules ang kailangan kong gawin. O magdidikta ko paano ko ba... Kung paano ko ipepresent ang sarili ko sa mundo. Share after nito meron tayong mga gagawin project, may pelikula ba tayong may isip ng gawin? Meron dyan. Consider na. Meron namang mga lumapit. Pero hindi ko pa pwedeng ikwento hanggang, di ba, nothing is final until it's final. Charo, natakot si Vice nung ginaya niya kayo sa kanilang concert niya. Napanood niyo po ba yun? Natakot siya. Baka mawalan daw siya ng trabaho because ginaya niya si Ma'am Charo ng time niya. Napanood niyo, reaction niya po, Ma'am. Eh, bakit niya hindi siya nagpaalam? Hindi ka in-invite? Hindi ka in-invite? Guys? At di ba kayo in-invite? Reaction niyo dun ba? Napanood niyo po rin yung panggagaya niya sa inyo? Oo, napanood ko sa YouTube. Reaction niyo po, ma'am. Pasado. Ano bang mark ang bin? Pwede na. Oh my God!
Bye. Alright. Thank you.